minsan si Tucker, minsan tatanong mo, siguro dadagdag ko sa tanong mo, Erica, Dok, lahat ba ng lalaki magkakaganyan? Lahat ba ng lalaki, lalaki na lang ang prostate, ganun? Weird, ganun, no? Weird. Everybody will have an enlargement of the prostate, that's one. This is genetic and hormonal. Because as you age, your hormone stops to deplete your testosterone. It's a wear and tear. But what is different is, ano, sometimes you do not have symptoms. Wala kang symptoms. Relax lang, stable. Chill lang. Anong tanong mo, Erica? Before we go to the management. No, regarding dun sa urine, no? Kasi tinitinan ko kanina yung diagram niyo. Paano ba yan kapag may ihi sila? Meron ba burning sensation kapag meron ka nito? Pag may burning sensation, may kasama ng infection. Bacteria. Grabe. Kapag you have to remember, Erica, pag hindi mo malabas ang ihi mo, na iiwan, di ba? Pag naiiwan sa pantog, you will have the possibility of bacterial infection. Si toxic. Yes. Grabe. Given the fact that you have already the dimension of the prostate, how do you treat? How do you give medication? How do you surgery? Kaya lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, ang prostate mo, pakialaman mo. Huwag mong pakialaman ang prostate ng iba. Bakit? Itong sinasabi. Mind your own prostate. Alam mo bakit, Trina? Kasi ganyan. Bakit? Dalawang pasyente nakaupo. Tama. Yung isa, may sintomas. You have all the symptoms. Nahirapan umihi, napatak-patak. Tapos ano nangyari? Kinukumpara? Hindi, nag-uusap-usap yan. Siyempre, mga pasyente. Tapos yung isa sabihin, ako wala naman akong nararamdaman eh. Pero sabi ni doktor, malaki naman ang prostate ko. So this is what you do. If you have a big prostate, you do not have symptoms. All your diagnostic examination is normal. Mm-hmm. What we do with the patient is we observe and follow up with laboratories. We do not give medication kasi wala namang symptoms. Every after 6 months or a year? Six months or a year. May iba kasi bet, mapilit. Bigyan mo ako ng gamot. Hindi mo ako bigyan ng gamot, hindi ka magaling na doktor. Akong ako, bahala ka pumunta. Hindi lumipat ka sa magaling. Dapat na maging thankful ka pa sa ganun, at least talagang ano. Oo, kasi hindi ka bibili ng gamot. Kami mga diba, test ang gagawin, di ba? I always say na if you find normal, huwag ka na maghanap ng problema. May iba kasi gusto, bakit siya ganun? Bakit siya may symptom? Pero Dok Joseph, diba? Yung bapag kasi diba yung iba binibigyan sa ibang organ, kunari ha, walang symptoms pero bibigyan ng gamot or supplements, vitamins para kung kunari enlarge ang liver, baka pwede pang lumiit. So ang prostate ba, once lumaki, is there a chance liliit pa? Liliit pa siya. No, you manage an enlarged prostate if there are symptoms. You give prophylactic or certain drugs or for a short duration if there is mild symptoms. Yes. Pero pag sinabi ko kanina, kung wala talagang symptoms, as in totally, observe na lang, balik ka na lang, pa-check ka na lang, no? Kung meron kang naramdaman ulit, balik ka ulit. That's it. Ako, this is how I practice. I do not know the others, no? Kasi there's nothing to manage. We just have to follow you up. Kasi may alam mo naman dito sa atin, di ba, Erica, mapilit. Dok, bigyan mo ko ng gamot. Parang di na ako magkaganyan. Di na ako magkaganyan. No, okay na nga yan. Hindi ka na nga bibigyan ng gamot, okay na. Itong problema, kung may sintomas ka, yan naman ang problema. Kailangan umiinom ka ng gamot. Now, there are a subset of our patient, baliktad naman. Dok, pwede bang wala naman? Ayaw. Hindi sumusunod. Lalo na, Dok Joseph, pag operasyon ng usapan. Ayaw na uminom ng gamot. Eh, ito, baliktad naman. Ikaw nga may sintomas, ikaw uminom. Sana na palit sila, no? Di ba? Para masayang lang mundo. Kayo, parang ganun. So, there are medications to decrease, paliliitin. There are medications to improve voiding. Para sa inyo, ha, you have to remember, I think you have male individuals in your family. Yes. Meron tayong dalawang gamot. Kasi may iba kasi binibigay dalawa.
pero hindi naman kailangan, hindi naman necessary. Ako kasi ganyan. If you have a big prostate, you can give dual treatment to reduce and improve. Pag sinay kong improve, gaganda ang ihi, ha? Yung kagaya ng sinasabi ko, buhos, derecho, marami. Mm-hmm. Normal, oo. Parang Chinese eh, marami. Marami, ganun. Okay, may iba kasi yung prostate mo, alam mo, Rinas, they're small, but you have severe symptoms. Nahirapan ka umihi. So there is a medication. What do you give for a medication? Yung pang ano lang, yung pang ganda lang ng ihi. You don't need to reduce it because at the first base, maliit na hindi na siya maliit na. Yes. Very good. Maliit na. Pero may iba, nagbibigay ng, pero may iba nagbibigay ng gamot na pampaliit. Then you have to, ask your doctor. Doc Joseph. Why? Kapag ikaw muna at reduce also. Hindi, yung may sinasabi siya. Sige, go ahead, Dr. Yun ang ano, kasi we have two medication. That's it, no? So, ganun. And there are studies now, sinasabi, for the longest that you have the medication, you might have cardiac complications. So we have to have controlled on the medication also. You don't give it right and left, okay? So, pag severe, bago yung tanong ni Rina, pag severe na yung obstruction mo, ibig sabihin severe, Erica, hindi ka na makaihi, lagyan na ka ng sonda, lahat na. Mm-hmm. Then you go for operation. Operations natin kasi tanggalin yung prostate, kaluri ng prostate. Yun, no? As much as possible. And we have laser treatment for your... Oo. Hindi naman lahat. Hindi naman. Yung obstructed na portion lang. Bakit hindi mo pwede tanggalin lahat? Tissue. Kasi, di ba, yung likido, sabi ko, yung likido ng... Nagpo-produce para sa sperm. Alright! Valedictoria na ako eh. Partner niya lang ako, lab partner niya lang ako. Kasi, Erica, minsan tasabihin, di ba, Rina, sabihin nila, yes. Oh, Doc, gusto ko pa po mag-anak, bakit Doc? Parang wala nang ano, na dry, you term dry ejaculate. Nag-i-ejaculate, nag-i-emission ka pero tuyo, walang lumalabas. Panic. Alam mo, pag lalaki, madali magpanic. Because there is nothing to be produced, di ba? Because it was... Baka pwede may part to tayo. One last. Pwede pa bang humabol? Patungkol dun sa mga activities naman, meron bang mga, like for example, mga athletes who would be more prone to having ano BPH na ito, yung sinasabi mo nga, yung... about sa prostate, no? So, mayroon pa mga activities na bawal? You can do an activity. Sorry. You can do an activity. Nahawak ka. That's okay. That's okay. No problem. It doesn't have any bearing with that. This is all genetic. It is all hormonal. This is all hereditary. It's yours itself. Okay? Ang mapapasa mo lang sa generations mo na lalaki, hindi mo papapasa yan sa kaibigan mo. It's non-transmittable. It is genetic, di ba? Yun ang yung hierarchy na, no? Yung mga familia genetic. So, ano pa ang tinatanong? Undersex or oversex doesn't have any bearing. Anong cause? Wala. Hanggang ngayon walang masagot. Sabi pag sobra daw. No. Meron din ako na kulang na titigil. Be happy. Alam mo na. Gusto kong, ayaw ko expound. Be happy but be responsible. Ito one partner. Yan na lang. Pag in-expound ko yan, sige. Stay safe natin. Hindi lang sa COVID, sa lahat ng bagay. Basta it has nothing to do with sobra and kulang sa sex. Okay. Debunk natin yung belief na yan. Tsaka yung myth, wag pagbintangan of some of our religious leaders. Misa sinasabi, kasi 'di ba ang mga ganun kasi they're celibate, 'di ba? Wala asawa. Yan pala 'yon. Walang kinalaman, nagkataon lang, ha? Okay. Prostate, that's another myth.